Johnny Nayan ay ngayon ay tumatahak sa isa sa pinakamahalagang yugto ng inyong buhay, ang buhay may asawa. At tulad nga po ng ipinamanig namin sa banal na misang ito sa simula, ito ay kasal ng dalawang binyagan katoliko. So bahagi ho na nawa pag-ibayuhin namin bilang mga bininyagan katulad ni Jesus. Ngayon ay kabistahan ng pagbibinyag ni Jesus. Tutusin po, ito yung huling araw talaga ng Christmas. Yung kabistahan ng pagbibinyag ni Jesus. At nais namin na pagbibayo ng inyong pagkasama sa halaga bilang mga nais na pumasok sa buhay may asawa bilang mga binyagan. Kaya nga po, kagiban nito yan rin, yung tayo ay makasal sa loob ng simbahan. So, napakahalaga po. At sabi ko nga, ay nag-o-over din tayo doon sa iba ng libreng kasal. Wala nga lang masyadong mga panahon eh. Pero mahalaga rin, makasal kayo sa loob ng simbahan. Bakit ito? Sapagkat maliwanag na kapag kayo ay nagsasama na mag-asawa nang hindi kasal sa simbahan, may kasal kayo sa West, may kasal sa Mayor, may kasal sa Baning. So, pero kayo ninangisin na makasal kayo sa loob ng simbahan. At kalimitan ko sa atin, pag sinabi natin kasal katoliko, isa ko palagi tayo ng simbahan. Hindi tayo nagkakasal na tinatawag natin garden wedding. No? Kapag sinabi natin garden wedding, hindi kasal katoliko yun. So, bahagi yun. Siguro, yung iba, nakasada sa simbahan, gusto nila reenactment anniversary, pwede yun. Pero yung talagang kasal natin, ay kasal lamang sa loob ng simbahan. Bakit? Para maging malibay natin na ito ay kasal sa harapan ng Diyos. Ay, sabi nga natin ng Diyos, kahit saan na doon, lalo na sa kanyang talagang tahanan na simbahan. Kaya, bagay na kung saan inawa ay higit nating maunawaan yung kahalagahan na ito na ipinamamanig sa atin ng Panginoon. Bakit? Pinagtitibay ng Panginoon na makasal kayo sa simbahan. Kasi kapag hindi kayo kasal sa simbahan, kayo ay namumuhay sa kasalanan. Ay hindi patungo yun sa kabanalan. Sa Jesus ay pininyagan, hindi sapagkat siya'y makasalanan, kundi para saan? Para ipakita yung kanyang kadakilaan bilang anak ng Diyos. Siya'y pininyagan saan? Sa ilog Jordan. Saan yung ilog Jordan? Kung makikita ninyo yung mapa ng Israel. Ito yung Israel. Ito ngayon yung tinatawag nating Palestine sa ilalim. Pero sa biblical time, Israel, the kingdom of Israel, ay yung Israel at yung Palestine. Pero gawa noong 1958, United Nations Resolution, nag-create ng State of Israel sa taas na bahagi at State of Palestine.
sa bahagi ibaba. So, asan ang ilog Jordan? Ito ang Israel, ito ang Palestine, nandito ang ilog Jordan, nandito ang Jordan. Kaya kung ito sa inyong ilog Jordan na yon, ay pinaka-boundary ng Israel at ng Jordan. Pero bahagi yun, no? Doon pininigan sa Jesus. Hindi dahil para mawala yung kanyang kasalanan. Kundi dahil, ipahayag natin, tulad na ipinamanik ito, ang pinakamamahal kong anak, na lubos kong pinagundan. At yun ay bahagi yun na itinatanggap natin bilang mga binyagan ay lahat ay binyagan. At nawa, makita natin natin, tayo pinamahal ng Diyos. Tayong lahat ay pinamahal ng Diyos. At nais ng Diyos natin, tayo ay magkamit ng kaligayahan. At ang ibinibigay niya sa binyagan ay kaligayahan, walang katapusan. At yun naman yung maging gabay natin sa pagkilos natin at lalong-lalong na mapangalagaan sa loob ng pagkataguyod ng buhay may asawa at ng Kristiyano pamilya. Anong nais ng Diyos? Makamit natin ang buhay na walang hanggan. Makarating tayo sa namin. Pero habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, ay nawa, makalamsikan tayo sa langit. At yan ay rin, mapapangalagaan sa loob ng bawat pamilya. Sa bawat pamilya, sa pangunguna ng tatay at ng nanay. Kaya po kung tutusin, ang bawat pamilya rin, tawlan ng paanyaya natin, nagdiwang tayo ng alin, banal na pamilya. Nais ng Diyos ang tayo maging banal. At ano yung pagiging banal na pamilya? Pamilya na alin, maligaya. Kasi nandunod ng kabanalan eh, kaligayahan. Pag sinabi mo na kabaligtaran ng langit, ano, impyerno. So, sana, makita natin alin, yung kaming pamilya, hindi maging lugar ng impyerno. Ngunit na rin, lugar namin, lugar na kung saan makikita natin yung alin, yung langit. Yun na nga yung makita ko natin sa loob ng pamilya. At yan, ang buhay na tinatahak ninyo, saan na pagkabayan kayo bilang mga mananamparatayang Kristiyanong Katoliko. At yun ay huwag natin kalimutan, kayo ay nais tayong lahat kung tutusin. Ay nais ng Diyos na lumigaya. Ibinibigay nga sa atin ang langit. No? Pero sana, magabayan tayo. Kasi ang tunay na langit ay magdudulog sa atin ng alim na pagsumikapan namin na lumayo sa kasalanan. Bakit tayo pinalalayo sa kasalanan? Sabagat magdudulog ito ng kapahamakan. Hindi namin. Kaya po may sabihin mga tao, bakit gano'n? Ang sipag-sipag ko. Pero ba't parang hindi ako umuunlad? Ang kalimitan, dalawa lang ang tinatanong ko. Una, nagsisipa ka ba pag-araw ng dito? Pangalawa, baka may utang at hindi binabayaran. Mahalaga ko yun. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Ugnayan namin sa Diyos at ugnayan namin sa kapwa-tao. At yung ugnayan namin doon sa inyong kapwa-tao, lalo-lalo na sa pagkatanguyon ng pamilya ay rin, higit nyo namang pakinabangan at bugin nyo sa loob ng inyong pamilya. Pero ito lang iiwanan ko sa inyo. Kung kayo'y nananalig na ang bawat isa sa inyo, dayan at saka ang pangalan,
Loren, Loriel, no? Mahirap kasi pangalan, ano? Kung alam niyo na kayo ay bigay ng Diyos sa bawat isa sa inyo, no? Sana makita ninyo na ang inyong pamilya ay isang pamilyang nais ng Diyos na tumahak patungo lagi. At yan ay rin, sinisimulan ninyo sa loob ng inyong pamilya. No? At yun ang nais ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, ito ang pinakamamahal kong alam.